Okay. So sabi niya, "Hi, Mom." Guys, hello everyone. Welcome to my channel and welcome to Amunako. So for today's video, isasagot ako ng tanong mula kay Patty. Si Patty is nag-message sa is nag-email sa akin. And sa mga gusto mag-email sa akin, liza2210@gmail.com or mag-email lang kayo ng comment dyan sa aking YouTube channel sa mga video na inyo mapanood sa isa sa aking mga video. Kung may mapanood kayo aking video, mag-comment lang kayo dyan. So ang kanyang tanong, actually nag-chat din siya sa anak ko. I don't know kung paano niya na-reach yung ano, paano niya na ano yung anak ko, kung paano niya na-message yung anak ko, paano niya nakuha yung account ng anak ko, Facebook ng anak ko. So nag-message siya doon, and yun nga ang sabi niya doon sa aking anak is ito, andali. Pinaword ng aking anak sa akin. Okay. Album. Ayan. So, ang sabi niya ng anak ko, Patty, ayan. Okay. So, sabi niya, "Hi, Mom. Good evening. I am one of the supporters of your mom. I just wanna ask lang po, paano po siya makakausap? As lang po sana ako kung paano po mag-apply sa Monaco sa agency niyo. Sa agency niya po. Salamat po. Hope you notice me. God bless." Okay, so yun po yung kanyang comment sa akin, anak. Ayaw kanyang chat. And then, ito naman yung chat niya sa akin. "Hi, Mom. I'm one of your subscribers. Just wanna ask how to apply there with you in Monaco. I hope you notice me, Mom. Thank you and God bless." Ayan. Marami na ako mga na-receive na mga gantong tanong sa aking ano, o mga ganitong comment, mga gantong comment na nagtatanong kung paano mag-apply papuntang Monaco, saan ang agency papuntang Monaco, and may mga sinasagot na rin ako dyan sa aking question and answer vlog. Pero syempre, di nyo alam, nakalimutan ko na rin kung ano yung title, pero nandyan sa aking title. Bisdak, nasa aking playlist na Q&A playlist, andyan lahat ng mga sagot ko sa tanong. Minsan malinaw, minsan may kalabuan din. Pero yung aking mga sinasagot sa mga question and answer vlog ko is yung based in my own experience lang. So, may mga iba, magkakaiba ng experience, magkaiba kami ng experience, ibang naging experience ko, ibang experience nila. So, kung ano lang yung aking nasagot is based on my own experience lamang. At yung mga nalalaman ko while nandito ako. Kasi lagi ako nagtatanong, lalo na pag may mga nakikita ako mga kababayan, nagtatanong ako kung paano sila nakarating dito. Kasi marami akong subscribers na nag-aabang kung may alam na ba akong agency, kung may agency papunta rito. So, ang tanong ko kay Miss Patty, salamat Patty sa iyong pag-reach out sa akin, sa pag-message mo. Kung paano mag-apply dito sa Monaco, ulitin ko na naman, hindi po ako nag-apply kasi nandyan kasi paulit-ulit ito sa aking content basta nasa Q&A vlog, pero at least para malinaw, no? Hindi po ako nag-apply, nagkataon lang talaga na mayroong taong naging daan kung paano ko nakilala yung aking mga amo. So, way back 2019, so I was working in Singapore, so for 8 years. Okay, so 2019, inirecommend ako ng anak ng aking amo, which is nasa Singapore that time. So, pareho kami nasa Singapore, kapitbahay ko sila. So, 2014, naging magkapitbahay kami sa Sentosa, Singapore. So, noong 2014 na yon,
itong mga amo ko, nagbakasyon ito doon sa Singapore. And on that time is mayroon pa silang kasama sa bahay, mayroon pa silang caregiver is a Pilipina, Pinay, working with them for 15 years. And then yung Pinay is magsi 60 years old na in 4 years that time. So that was 2014 nung time na yon, narinig ko lang kasi ang katulong ng anak ng aking amo ngayon doon sa Singapore is aking kaibigan. So ako yung nagpakilala sa kanila. So para malinaw, ako yung nagpakilala sa kanila. And 3 years din yung kaibigan ko sa kanila. So nagkaroon sila ng conflict problem. So nag-separate ways sila ng aking kaibigan. And okay, so noong 2014, parang pabalik na bari mo. Noong 2014 is nakita ko yung kanyang mga, which is hindi nila matandaan kasi matanda na nga sila. So nakita ko sila, not purposely na ako talaga yung, nakita ko lang sila dahil umakit ako sa floor nila dahil pinuntahan ko yung aking kaibigan. And narinig ko on that time na, oh, after 4 years or after 5 years, we gonna find someone younger. Kasi 60 na nga yung kanilang ano, magsi 60 in 4 years. So I think, so 56 that time. So mag ano sila. And then narinig ko yon. So since na may contact kami ng kanyang, ng amo na aking kaibigan, which is anak, asawa ng anak ng mga amo ko. So minessage ko, sabi ko, hi, narinig ko na in 4 years maghahanap sila ng ano, willing ako. Pero not for now. Kasi ako, kakaumpisa ko lang din sa Canadian kong amo on that time. So sabi ko, willing akong mag-apply or ano. So, pero matagal na panahon ang lumipas, naging ano nga nila yung aking kaibigan. So I was expected na syempre, ang i-recommend nila is yung kaibigan ko na nagtrabaho sa kanila dahil kilala na nila at madali nilang madala dahil amo sila. So siguro kung hindi sila naghiwalay ng aking kaibigan, hindi sila nag-separate way ng aking kaibigan, ito ay para sa kaibigan ko dapat itong work na to. Kasi yung kaibigan ko pinag-aral nila ng French. Eh, yun nga, so talagang hindi talaga tinadhana. So ako yung after 5 years, dahil wala na yung kaibigan ko sa kanila and may contact pa siya sa akin, ako yung minessage niya. Ang sabi niya na, I still have your number, or I still remember what you have said to me before. Are you still willing to work in France? So France pa yung sinabi nung that time na yun, kasi nga hindi ko alam yung bansang muna ko. Pag sinabi muna ko, hindi ko alam. Ang alam ko, Morocco. Yun. So yun de. On that time, may amo ako, Canadian. Yung Canadian amo ko, napakabait sa akin. So sabi ko, nag-yes lang ako. Yes, of course. Sabi kong ganun. Pero, hindi ko alam kung paano ko sabihin sa mga amo ko that time. Dahil, alam mo yun, pag mabait yung aalisan mo, parang magda-doubt ka. Kasi you don't know yet kung ano yung nag-aantay sa'yo sa ibang bansa. And wala kang, sa ibang lugar. Wala akong kakilala, wala akong kaibigan, wala akong family. I mean, sa Singapore din naman, wala akong family. Pero marami na akong kaibigan. And I was working in Singapore for 8 years na. So, kaliwat ka ng kaibigan doon. And doon, puro mga Pinay. Kasi Asia yun. Marami kang mga kapitbahay ko Pinay. Meron kapit, puro kapitbahay ko mga Pinay. Mga Pinay yung kanilang helpers. So, yun. Nagda-doubt ako. Pero syempre, inisip ko yung offer na sahod. So yun. So yun yun. To cut the long story short, ni-recommend ako ng asawa ng anak nila. And then 2019, pinakilala nila ako. Talagang as in kilala na kami dahil hindi naman talaga nila ako natanda kasi syempre nandun lang sila, hindi naman talaga ako nag-hi, hello, hindi naman talaga na pinag-, oh, ito si ano, ito si ganyan. So, noong 2014, so, this 2019, nag-set sila ng time, ng oras, ng time, nung pumunta sila sa Singapore, nagkita kami for like 30 minutes sa Sentosa, Singapore, sa Capella Hotel, Sentosa.
pinuntahan ko sila that time. Nung unang kita ko sa amo ko, para siyang si Elizabeth, Queen Elizabeth. Kasi taga England and maganda, maganda talaga yung amo ko. So, noong time na yun, so, syempre, nagkita kami. So, I was expected na interviewin nila ako. So, ang tanong lang nila sa akin, are you willing to work with us? Yung ganun lang yung tanong, wala nang interview, wala na. So, yun, sabi ko, yes, I am. Pero, sinabi nila sa akin, ito ay itatry muna natin dahil hindi namin alam kung i-a-approve ng gobyerno ng Monaco, kasi baka questionin nila kami kung bakit kami kukuha ng Pilipina na outside Monaco, which is maraming mga Pinay na nasa Monaco na naghahanap ng job. So, hindi ako umasa. Hindi na ako muna umasa. Kumbaga, 50? No, I think maybe 60-40. 40 na umasa, 60% na hindi. So, that was 2019, December. December namin inumpisahan yung pag-a-apply namin ng ano. So, inasikaso na namin. Inasikaso nila dito. Yung ano nila, yung pagpunta-punta sa government, pagpapapirma. Ako, may pinapirmahan silang kontrata sa akin, pinadala dito. Doon nakasaad, ganito yung oras ng trabaho, ganito yung iyong sweldo, and uuwi ka ng yearly. So, maayos yung kontratang ibinigay sa akin. Kaya napag-isip-isip ko talaga na i-go. Pero, yun nga, 60-40% na ma-okay. So, ang ginawa ko, sabi ko, kung talagang ibibigay sa akin, para sa akin, pero kung talagang hindi, di hindi. So, yun. Pero balak ko na mag-apply ng Ukraine, Europe country that time, para makapag-apply ng ibang ano naman na medyo malaki-laki ang sahod that time, bago na offer sa akin yun. And then, yun nga, 2020, nag-pandemic. So, wala. So, parang na-stuck. 2020, sabi pa nila sa akin, March 2020, sabi nila, okay na yung visa, na-approve ba? Okay. Bago yung, okay, short lang yun, short story na lang to, kasi kung ano yung kailangan ng visa, nasa aking, nasa aking YouTube na rin yan. Okay, na-approve ba? And then, papunta na sana ako ng VFS Global that time to get my passport and visa. Ang nangyari naman is after 30 minutes, so papunta na sana ako, nakabihis na ako, tumawag sila ulit sa akin. Ang sabi is, canceled yung visa dahil nag-close ang border sa France, walang pinapapasok na galing ibang lugar, lalo na Singapore, kasi Asia, which alam nila ang pandemic is galing sa China. So, akala nila pag Singapore, Chinese country, akala nila. So, so canceled. So, approved na yung visa, pero na-canceled. So, yun, after that, hindi na ako umasa. Nakita, and then, na-check ko yung aking passport, pa-expire na pala yung aking passport. Kinuha ko yung aking passport doon sa kanila. Kasi i-renew ko. So, naabutan kami ng pag-expire ng aking passport. May expire ang aking passport in 3 months. So, kinuha ko 2021. Kinuha ko yung aking passport. Pina-rush renew ko na nga. So, hindi na ako umasa. Yung passport na kinuha ko, hindi ko na binalik kasi wala na akong pag-asa eh. Wala nang pag-asa, but I was still praying that time na, Lord, sana ibigay mo. Pero kung hindi para sa akin to, malugod kong tatanggapin. Pero kung sa akin, pasasalamat ako. Pero kung para sa akin, pasasalamat ako. So, ang nangyari, 2021, March ulit 2021, March 20, 2021, naka-receive ako ng tawag from VFS Global, yun yung nag-ano ng process ng visa. Ang sabi nila sa akin,
Your visa is already approved again, and I need your passport so that we can print out your visa. So, ayun, dinala ko yung, binalik ko yung passport ko doon kasi sabi ko nga, hindi ko na binalik, after kong kinuha para i-renew, hindi ko na binalik yung aking passport. And then, tinawagan nila ako, binalik ko yung aking passport. So, March 20, and then, na-receive na nila, natanggap na nila dito, yung balita. And nag-worried sila kasi pandemic pa din yun. Nag-open na ang border ng France. Walang tao gaano sa aeroplano noon. So nag-worried sila baka mamaya biglang mag-close. So bala ko pa sanang umuwi ng Pinas. Kasi ang usapan namin, uwi muna ako ng Pinas for 3 weeks. Bago, and then from Pinas, diretso na ako punta rito. So ngayon, ang nangyari, dahil worried sila, pinalipad na nila agad ako dito. So, hindi ako nakaka-uwi from 2019 hanggang 2022. Hindi ako nakaka-uwi. So, pinalipad na nila ako dito April 7. So, wala akong gaanong time. So, yun lang. Wala akong gaanong time. Yung mga amo ko is a Canadian amo. Napaka-supportive nila sa akin. So, all the way sa aking pag-a-apply, pagpa-process, supportado nila ako. Anytime na kailangan ko lumabas, pinapalabas nila ako. And then, nung pag-alis ko na, nagpa-box ako, tatlong box pa uwi ng Pinas. Yung huling box is mga amo ko na ang nagtapos dahil wala na akong time para tapusin yun. So, yun lang. Napahaba yung aking kwento, Patty. Thank you. And I hope na malinaw sa'yo. Ano ba? Okay. Okay, yung mga kababayan ito, mga kababayan natin dito, nagtatanong ako paano sila nakarating dito. Yung iba, Pati, is cross country. Mas madali yon, cross country. Parang napaano yung aking kwento, hindi ko pala naano yung tanong. Yung mga kababayan natin, ang ginagawa nila, nagko-cross country sila, like galing sila, nag-a-apply sila papuntang Poland, papuntang Croatia, papuntang Hungary or Malta. And then after that, na may visa na sila at may mga papel na sila doon, tumatawid sila papuntang France and Monaco. Yung iba naman, galing Kuwait, galing Singapore, galing ano, pag dinala ng mga amo, ano na, iniwan nila yung amo and nagharap sila ng amo dito. So yun. Okay, Patty, thank you so much for support, for your support, for subscribing my YouTube channel. I hope na maintindihan mo itong aking video. Pasensya na, medyo humaba sa kwento. Ayun, umabot tayo ng 17 minutes. Thank you so much and good luck and God bless. I'm not sure kung nasaan ka. Kung nasa Singapore ka, try mo pumunta sa LP or Far East Plaza. Far East Plaza Center, I think may mga agency papuntang Poland, papuntang nearest Europe country dito sa ano sa France. Kasi once na may mga visa na kayo, Schengen visa yan, pwede kayong tumawid ng France, Monaco, Italy, and Spain. Okay? Once again, thank you so much for your comment, Emil. Ayan, sa mga gustong mag-comment, mag-comment lang ng tanong, mag-comment lang sa baba at para masagot ko at magawan ko ng video. Once again, thank you so much. Muli ako po'y magpapaalam na. Sa muli ako nga pala si Hanalisa. Hanalisa Vlogs, the best duck ang bisayang dako. Bye! See you in my next vlog.